Kung bumibili ka ng gamit sa grocery, sa supermarket o sa department store o kahit man lang online, then tsak, matutuwa ka sa ating video ngayon. Sa ating episode ng Random Product Review, ating susuriin itong Philips C315 Wireless Mouse at Keyboard. Ito ba ay isang good buy or good buy cash? Nabili ko ito online sa Shopee sa halagang 622 plus delivery charge na 103 or 725 pesos. Bagamat gawa ito sa China ay pinananagutan ito ng Philips Technology. Meron itong 15 days return policy at meron din itong 1 year warranty. Sinilip ko ito sa listahan ng lehitimong Philips na mga gadgets at surprisingly nakalista ito doon. Ang tatlong components nito ay isang wireless keyboard at isang wireless mouse na nakakonect sa isang USB interface. Plug and play ito kaya isasaksak mo lang yung USB interface sa iyong USB port at meron ka ng wireless mouse at wireless keyboard. Meron din itong built-in na rechargeable battery kung saan i-recharge mo na lang gamit ang micro USB. Kaya hindi ka napalit ng palit ng AAA o AA na battery every 2 or 3 months. At ito mga kaibigan, ang USB interface kung saan nakakonect ang wireless mouse at ang wireless keyboard. Ito naman ang wireless mouse. Ito ang kanyang ilalim at ang Philips warranty sa ilalim. Ito naman ang kanyang wireless keyboard. At ito naman ang kanyang ilalim kung saan nakatatak na naman ang Philips warranty. Ito mga kaibigan, ang kanyang micro USB kung saan i-charge mo siya kapag low bat na siya. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan yung subscribe button at yung kalembang para ma-notify ka sa susunod na ating mga uploads. Sa ating mga video, sinusuri natin kung ang mga bagay na binibili natin ay good buy o good buy cash. Huwag na natin patagalin, testingin na natin. Ito ay sinaksak ko na yung USB interface sa USB port ng aking laptop. Ginagamit ko ang application na Word. At dito ay nagte-testing ako sa pamamagitan ng pag-type sa keyboard. Malambot at suabe ang pakiramdam ng kanyang keyboard. Hindi ito magaspang at matigas at napakadaling mag-type dito. Testingin natin kung gumagana lahat ng letra at lahat ng numero. So far, mukhang okay naman siya. Ipinapakita sa kaliwang bahagya ng ating screen ang iba't ibang sample ng mga video sa ating channel. Sa mga bagay na binibili natin sa grocery, supermarket o department store, tinitignan natin kung tama ba ito sa sukat, tama ba ito sa timbang, o tama ba ang laman ng packaging. Sa mga bagay na binibili natin sa department store o sa online, sinusuri natin kung ito nga ba ay sulit, kung ito nga ba ay overpriced, kung ito nga ba ay good buy o kung nalugi nga ba tayo sa ating binili. Tulad na lang itong item na wireless mouse and keyboard. Mura ang kanyang halaga sa presyong 622 plus 103 na delivery charge na 725 pesos lamang. Ang ibang bagay sa merkado na katumbas nito ay bumebenta sa halagang 2,000 hanggang 3,000. So halos 1/3 to 1/4 ang presyo nito. At ito ay kilalang brand na Philips. Kaya sinubukan ko talaga itong produkto kung ito ba ay good buy o ito ba ay fake. Sa pangmalapitan, mukhang okay naman siya. Paano kaya kung malayo? Ito, itesting natin. Nilayo ko ang keyboard at ang mouse. Ang distansya niya sa laptop ay nasa 4 to 5 feet ang distansya. Tignan natin kung gagana pa rin ito. At okay pa din siya, nagre-responde pa rin siya. Maganda ang kanyang response. On time, all the time ang kanyang response.
Bagamat hindi natin direktang nakikita sa laptop, makikita mo sa reflection sa salamin. Eto, i-close up ko para makita natin ng mas mabuti. Ayan, testing from 4 feet away. Eto, nagtatype ako sa kanya. Talagang okay itong item eh. Mga kaibigan, as of this vlogging, ay mga 6 months ko na ginagamit itong produkto at ayos pa rin siya at satisfied pa rin ako. Kaya masasabi ko, itong item ay talagang good buy. It's a steal. Hindi ito advertisement o product endorsement. Ito ay isang independent na consumer review. Pakihit na lang ang like and subscribe button. Paki-comment down below para mabalikan ko kayo sa lalong madaling panahon.